Okay, hello guys. Magandang araw sa inyo. Saan man kaning kayo ng mundo ngayon? At gaya nga po ng ipinangako ko po sa inyo, ako po ay willing na magbahagi o i-share yung kaunting nalalaman ko po sa pag-video edit. So, hindi ko po sinasabing sobrang galing ko po, pero meron po akong alam. Yung i-share ko po, yun lang yung nalalaman ko, yun lang po yung i-share ko. Ngayon, kung meron kayong mga tanong, sasabihin, tapos hindi ko kayang gawin, sasabihin ko naman po sa inyo kung hindi ko kaya. So, ang ituturo ko sa inyo ngayon, dahil halimbawa, beginners ka. So, marami po kasi na marami kasi sa atin, lalo na tayong mga Pinoy na mahilig sa video, mahilig gumawa ng mga video binds. So, naisip po gumawa o magturo, i-share ko sa inyo yung paano mag-create ng simple video. So, syempre, doon muna tayo sa basic. So, ang basic, syempre, video editor, kailangan natin ng software na, ang gamit ko kasi is ito. Itong Adobe Premiere CC. Tapos meron din po akong Adobe Premiere 2017, tsaka meron din po akong actually 2020. Meron po ako updated. So yan po yung ito to. Itong 2020, meron po ako din 2017. Although magkakaiba po sila, pero ang ginagamit ko po kasi madalas is itong CC. Medyo ako compatible ako dito eh. So ito po yung ginagamit ko, yung Adobe Premiere CC. So kung gusto niyo ninyong magkaroon ng Adobe Premiere CC, pwede naman po kayong bumili or mag-download through internet. Pero mas better, bili ho kayo ng license na Adobe Premiere para makagawa kayo ng video. So yun ang una, kailangan nyo magkaroon kayo ng Adobe Premiere CC. So, ang una kong ituturo, paano ba maglatag ng clips at video clips. Halimbawa, nag-video kayo, then kailangan nyo ilatag yung video clips ninyo, then lalagyan nyo ng music. Ano ba ang unang dapat gawin? So, ang unang dapat natin gawin, so halimbawa ito, meron akong clips dito, itong apat na to. Ito po, pre-na po ito eh. Para sa mga beginner, para hindi ho sabog-sabog yung mga nasa wall, nasa ano ninyo, mas maganda itong apat na clips na ito, gagawa natin siya ng folder. Limbawa, yung event na yan is prenup po yan sa ano eh, fantasy world sa Batangas. So, gagawa natin siya ng folder. So, ayan na. So, itong apat na clips na to, paglagay natin sa dyan. So, may folder na yung prenup. So, yan ang unang step. Siyempre, kailangan may clips. Wala tayong ipapasok sa Premiere kung wala yung clips. So, bubuksan ko yung 2015 ko na Adobe Premiere. Yan po. So, unang step, dahil bagong gagawa tayo ng bagong video, pupunta muna tayo sa new project. It means bagong project o bagong gagawin niyo ng video. So ito kailangan. So gagawa natin siya ng title. Halimbawa, ano ba 'yung gagawin natin? Prenup or anything, o music video ba 'yung gagawin ninyo or commercial. Yan po, prenup. Then lahat ng mga nilo-load nating project, kailangan 'yung location niya. Itong location, ipabrowse natin. Pupunta tayo dun sa saan nasan yung folder ko. Yung ito. Diyan ko ilalagay yung location. Ito kasi yung ano ko nasa desktop kanina eh. Yung Prina Fantasy World. So kaya kailangan to para lahat ng mga sinisave natin habang nag-e-edit tayo. Kasi sinisave po yan eh. Kailangan nasa isang folder lahat. Para kapag halimbawa, hindi nyo natapos yung ginagawa ninyo, pwede nyo balikan. So, yun yung first step. Ang ginawa natin kanina, punta sa folder, yun yung location dito. Then after that, click nyo lang yung OK.
Ayan. So makikita ninyo, mapapansin nyo agad is halos blanco. Wala kayong nakikitang monitor dito. Wala rin dito kasi nga hindi pa siya nalalatag. So yung kaninang clips kanina nilagay natin sa folder is video po siya galing sa DSLR camera. So ang una nating gagawin is kailangan wala kasi walang timeline po dito, walang nakikita, wala rin ano. So gagawa tayo ng sequence. Yan, sequence. Ayan. So sequence, ito napaka-importante po. Ang shot ko po kasi is galing sa DSLR Canon 6D. So kung ano yung camera ng gamit ninyo, ito yung bubuksan nyo na folder. Ang gamit ko po kasi is DSLR. So dito ko magbubukas para ito yung pinaka-timeline ko. So basically kasi ang nagsushoot kasi ako, naka 1080 ako then 24 frames. So ito, lalagyan ko siya ng title. Ang title kasi dito is halimbawa, music video. O prenup pala, sorry. Prenup kasi yung gagawin natin. Then, i-click ko yung okay. Oops, pansin ninyo, pagka nagawa nyo na yon, may lumitaw na ano dito, na monitor. So, pwede na tayo maglatag ng clips. Kita nyo dito. O ngayon, walang clips na nakalatag. So, paano siya? Unang gagawin is, punta kayo dito. Then, punta kayo sa file, then import. Ayan. Then hanapin ninyo sa desktop yung mismong folder nung prenup. Ito po. Ito yung prenup kanina. Mas maganda kasi, bubuksan natin yan. Pwede kasi isang buong folder, papasok yan eh. Pero dahil ipiliin ko lang yung clips na gusto kong ipasok, halimbawa, itong dalawang clips na to, gusto kong ipasok. So, drag ko lang siya, then open. Ayan, nandito na siya. So, pag nandito na yung clips, idadrag ko siya sabay, nandito, sa unahan. Ayan. Then, i-click nyo lang ko ito. Pag may nakita kayong ganito, pwedeng, ito na lang mo yung pindutin ninyo, i-change sequence setting para lumapat po siya dito sa monitor. So, ayan. Ito, dinodouble click ko po itong S na ito para makita ko yung tinatawag na wave. Pag sinabing wave, ito yung palo ng audio. Ayan yan, may wave. Ayan. Ayan po. So, ito yung paglatag ng video. So, paano naman yun sa audio? Yung sa audio, ganun din. Yung sa audio, halimbawa, mayroon akong audio dito sa ano? Sa magandang music. Ito, mayroon akong sample ng audio dito. So, almost the same lang din siya. Then, ilalatag ko lang din siya ulit. Ayan. Mapapansin nyo, mayroon tinatawag na wave dito. Waveform ang tawag po dito, waveform. Ibig sabihin, ayan yung palo ng audio. Kung mataas ba siya o bumababa. So, yan po ang tamang paglatag. So, ito po muna yung tamang paglatag o pagpasok ng video tsaka audio sa timeline. So, next, ano tayo guys? Next episode, kung paano mag-edit, paano tatanggalin yung audio rito. Thank you guys!